Lika na, bago ka pa magsisi, dugtong nito. Parang mas gusto ko magsisi, pabirong sagot ni Lian. Ramdam na ramdam niya ang matitigas na bisig ng lalaki at sinasadya naman niyang isiksik ang likuran niya dito. Humarap siya kay Lance at pinatong ang dalawang kamay sa balikat nito at dinampian ng madiin na halik sa mga labi ang lalaki. Hinikit naman ng lalaki ang bewang niya at dinikit sa dibdib niya ang babae. Of course, iho, even when you are just a kid, I like Yuki for you, remember? Sabi pa ng ina na para bang wala siya. Ma, at least respect my girlfriend's feelings. Hindi na napigilan ni Lian at tuluyan na siyang napaiyak. Sorry, I'm sorry. Sorry, pasimple pa tong mukong na to na ayaw na daw bumaba pero enjoy naman sa haliparot, bulong niya. Nang makita niyang nakatingin si Lian sa direksyon nilang dalawa, ay agad niyang kinabig ang leeg ng pinata at dinampian ng malalim na halik. Kahit na naramdaman niyang hindi siya tinugon ng lalaki, ay pinagpatuloy niya ito. Hindi pa nagtagal ay tinulak na siya nito. Yuki, ano ba? Singhal sa kanya ng lalaki. Lance, alam mo namang bata pa tayo ay mahal na kita. Yuki, sorry. Simula pa lang ay sinasabi ko na sa'yo na para na kitang nakababatang kapatid. At kahit anong gawin ko, ay hindi ko kayang pilitin ang aking puso na mahalin ka. Lumabas si Lian para sana lumanghap ng sariwang hangin at para tumanaw ng magandang tanawin. Pero isa palang tanawin na magpapasakit sa kaibutura ng kanyang puso ang naghihintay sa kanya. Wala pa siyang ilang minuto sa pagkakatayo sa Therese ay kitang-kita na ng kanyang dalawang mata ang paglalaplapan ni Lance at Yuki. Nakalambitin pa ang dalawang kamay nito sa leeg ng binata. Hindi na niya pinanood pa ito at pumasok na sa loob ng kwarto. Ano naman sa'yo, girl? Hindi ka naman totoong girlfriend. Gising, Lian. Sabi ng utak ni Lian. Totoo naman. Hindi naman siya totoong girlfriend at malabong magkagusto sa kanya ang lalaki. Nagbabakasakali pa rin siya kasi para sa kanya ay handa niyang ibigay ang lahat para dito. At nakikita niya ito bilang isang husband material. Kaya naman talagang nasaktan siya sa nakita. Pero gayunpaman, ay kailangan niyang magpanggap na wala lang ito para naman hindi isipin ng lalaki na isa siyang easy to get na babae. Lumipas ang isang oras at pumasok na din ang lalaki sa kwarto. Handa na ang gamit niya para umuwi ng Quezon. Nakapagbihis na rin siya at hinihintay niya lang talaga ang lalaki matapos makipaglandian kay Yuki. Hindi nagsasalita si Lian dahil may tampo siya sa lalaki. Inayos niya lang ang gamit niya sa bag na kanina pa naman talaga ayos. Let's go, sabi ni Lance nang maayos na nito ang gamit at lumabas na. Tahimik na nakasunod lang si Lian sa likod nito. Nang makababa ay naghihintay sa kanila ang ina nito. Ang bilis ng mga oras, iho. Aalis ka na naman. Parang kahapon lang ay kadadating mo lang. Malungkot na sabi nito. I'm sorry, ma. Dito lang din naman kami sa Pinas. Bibisita ako ng mas madalas, sagot ng binata. Mabuti naman, anak. Bisita ka ulit, ha. Huwag mo kalimutan para naman makapag-bonding tayo as a family, sabi ng ina nito at diniinan pa ang salitang as a family habang nakatingin sa kanya. Alam niya na ang pinapahiwatig nito na next time huwag na siya sasama sa pagpunta. Oo nga pala, okay lang ba sa amo mo na kasama mo ang girlfriend mo sa pagtatrabaho? Tanong ng ina. Ma, ati po ni Lian ang amo ko. Nakangiti namang sagot ni Lance dito at lumabas na para ihanda ang sasakyan. Bigla itong naribulto at wari mo'y nahiya sa kanya at biglang hinawakan ang kamay niya. Kapatid mo pala ang amo ng anak ko, iha. Hindi niyo nabanggit agad, anak. Mabait na sabi nito. Wari mo na may nagbago ang ihip ng hangin. Bigla itong naging mabait sa kanya. Ah, opo, nakalimutan na ho namin sabihin ni Lance. Sagot niya dito at ngumiti. Naku-naku naman, iha, masyado pa kitang sinusungitan. Sa katunayan yan ay
Sinusubok lang talaga kita, iha, kung para ka ba talaga sa anak ko at para na rin makita ko ang tunay na ugali mo. Pero kahit anong subok ko sa'yo ay mabuting ugali pa rin ang pinapakita mo at di minamasama ang ginagawa ko sa'yo. Kaya naman pala galing ka sa mabuting pamilya. Mahabang paliwanag nito. Naku tita, sa katunayan ho, galing lang ho kami sa ordinaryong pamilya. Ang papa ko ay magsasaka at ang mama ko naman ay isang teacher. Nag-aaral ho ako ng nursing. Ang totoong amo po ni Lance ay ang asawa ng kapatid ko. Pero dahil may nangyaring masama kay ate, kaya si Lance ho ang inassign na magbantay kay ate. Paliwanag niya rin. Kahit pa, iha, pagpasensyahan mo na ako, iha. At alam mo naman na si Lance ay nag-iisa kong lalaking anak. Kaya naman, hindi patanggap ng sistema ko na mag-aasawa siya. Sabi pa nito, naku tita, di pa naman ho namin napag-usapan ang pagpapakasal. Tsaka nasa stage pa po kami ng pagkilati sa isa't isa tita. Napapakamot sa batok na sagot niya dito. Naku iha, hindi na bumabata si Lance, kaya pag-usapan niyo na yan. Sabi pa nito, ano naman ang pag-uusapan namin ma? Sabat ni Lance na nasa tabi na pala niya. Sabi ko kako kay Lian ay pag-usapan na ninyo ang pagpapakasal dahil hindi ka na bumabata. Ulit ng mama nito, bigla naman nabulunan ang lalaki at napaubo. Ma, wag mo naman biglain si babe. Mamaya magdemand ng singsing na may malaking bato. Biro ni Lance. Ano ka ba anak? Nakalimutan mo na ba yung singsing na binigay ko sa'yo? Yung ginamit ng papa mo nung nag-propose siya sa akin, yun din ang ginamit ng lolo mo sa pagpo-propose sa lola mo. Tiyak na magugustuhan yun ni Lian, paalala ng mama ni Lance. Bigla naman siyang natuwa. Sige ma, paghanda na kami, bakit ba hindi? Sabi na lang ni Lance. O siya, lumakad na kayo at baka abutin kayo ng dilim sa biyahe. Iginiya na sila nito palabas ng parking. Wala ang mga kapatid ni Lance dahil nasa trabaho. Sige po tita, sa susunod na lang po ulit, pagpaalam niya. Oo iha, sumama ka ulit kay Lance sa susunod ha, para ipagluluto ko kayo ng specialty kong kare-kare. Nakangiting sabi nito at bumeso pa sa kanya. Sumakay na siya sa sasakyan. Si Lance naman ay naiwan at nagpaalam sa ina at nagyakapan pa ang mga ito. Hindi nagtagal at sumakay na rin ito sa sasakyan. Wala siyang imik sa biyahe dahil hindi pa niya nalilimutan ang nasaksihan sa ginagawa nito at ni Yuki. Nakalingon lang si Lian sa dinadaanan at pinagmamasdan ang malawak na overseeing ng Laguna. Medyo umuulan na kaya naman medyo malamig at nakasuot lang siya ng shorts at t-shirt. Maya-maya ay tinigil ni Lance ang sasakyan at kumuha ng jacket sa bag nito sa likod para ipasuot kay Lian. Wala namang nagawa si Lian kundi suotin ito dahil talagang nilalamig na rin naman siya at lalo pang lumalakas ang ulan. Wait, may problema ba tayo? Kanina ka pa tahimik? Tanong nito. Wala naman, tinatamad lang ako magsalita, palusot niya. At nang dumaan sila sa Family Laguna, ay naisipan ni Lance na huminto muna at bumili ng makakain. Dahil matapos ang Family, ay bundok na ang babaybayin nila at wala nang mabibilhan ng pagkain o kahit tubig man lang. Kumain lang sila sandali at nagbiyahe na ulit. Mahina na lang ang pagda-drive ni Lance dahil sobrang lakas na ng ulan at halos di na niya maaninag ang daan dahil sa fog. Mga 10 minutes pa at ihininto na niya ang sasakyan. Wari ni Lance ay nasa kalagitnaan sila ng kabundukan. Huminto muna tayo, medyo delikado na to. Di ko na makita ang daan, madilim na rin at lumalalim na ang gabi, sabi ng lalaki. Tumango lang si Lian dito. Abala sa pagmamasid sa paligid ang lalaki. Dahil balibalita ay maraming naglipa ng rebelde sa bundok na ito. Kaya naman, naghahanap siya ng bahay or kubo na pwede nilang pagstayan habang nagpapalipas ng ulan. Sa hindi kalayuan ay naaninag ni Lance ang ilaw. Kaya naman,
Muli na niyang pinaandar ang sasakyan para magpark malapit doon. Mukhang may bahay, manghingi tayo ng tulong at pansamantalang makituloy, suggest ni Lance. Unang bumaba si Lance at kumatok sa pintuan. Maya-maya ay lumabas ang ale at pinapasok ang binata para hindi tuluyang mabasa. Ilang sandali pa ay lumabas na ito at may dala ng payong at sinundo siya. Inayos niya ang kanyang gamit at humanda ng lumabas ng sasakyan. Inakbayan siya nito para hindi siya mabasa ng ulan at magkasya sila sa maliit na payong. O, iho, kaganda naman pala ng asawa mo. Puri nito sa kanya. Papakasalan ko hubayan ate kung hindi maganda? Biro din nilan sa ali. Sa loob ng bahay ay nandoon ang pamilya nila Ate Gracia at Kuya Bong. May anak silang dalawa. Mababait ang mga ito at niyaya pa silang kumain at pinaghanda sila ng pagkain. Pasensya na kayo ha at ito lang ang aming mai-o-offer sa inyo. Alam niyo naman, malayo kami sa kabihasnan. Sabi ni Ate Gracia na tinutukoy ang ulam na daing, kamatis at may kasamang pritong talong. Naku ate, wala hong problema. Sanay ho kami sa ganto. Tubong probinsya ho kami, sabi naman ni Lian. Nang matapos kumain ay nag-impis lang ang mga ito at handa na matulog. Hinatid sila nito sa maliit na kwarto. Pagpasensyahan niyo na itong kwarto ng mga anak ko ha, sabi ni Kuya Bong. Kuya, paano po ang mga anak niyo? Okay lang ho na dito kami, sabi ni Lance. Naku, okay lang Lance. Doon na lang muna sila sa kwarto namin, sagot ni Ate Gracia. At iniwan na rin sila. Maliit lang ang kwarto. Walang masyadong gamit, kundi ang electric fan, nakakulambo din ang higaan. At napangiwi si Lia nang makita ang maliit na katre. Paano sila matutulog? Hindi rin pwede ang lalaki sa sahig, dahil baka biglang sumilip ang mag-asawa at makitang hindi sila magkatabi. Umuna nang humiga si Lian at nakatingin lang si Lance at wari mo'y nag-iisip. Maya-maya pa ay tumabi na rin ito. Halos nagkakadikit na ang kanilang mga katawan. Kahit malakas ang ulan, ay nakakaramdam si Lance ng init. Kaya naman, hindi na siya mapalagay. Nagpapanggap lang na natutulog si Lian para hindi makaramdam ng pagkabalisa. Tulog ka na? Tanong ni Lance. Hindi pa, sagot niya. Niyakap siya nito sa bewang at hinayaan niya lang ito. Maya-maya ay may binulong ito. Pwede ba kita ligawan at gawing akin? Ano kaya ang magiging sagot ng dalaga? Abangan ang susunod na istorya.